Diyos na sa timay lala, tanay ina ko niya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Piging na handog niya sa atin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aanyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama, banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos. Ang iyong espiritong sa amin ay kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinamba natin ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran at kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod, sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosa ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ng Panginoon at maglingkod sa Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya ang lupain ito, ang Amoreyo, ang lahing nakatira dito, kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Muling nangusap si Josue sa bayan, "Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot sa inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo.
Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, "Hindi po bale, basta sa Panginoon kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabi uli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel." Sumagot uli ang mga tao, "Ang Panginoon ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos." Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Sikem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas nito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato. Itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, "Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos." Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ikaw aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya, sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Sa tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapuat sinabi ni Jesus,
Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hahadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kaniyang kamay at saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, sabi ng mga matatanda, ang bata raw ay hindi dapat sumabat sa usapan ng matatanda. Kaya nga sa pagtitipon ng mga pamilya o ng mga magkakaibigan, kadalasang pinaghihiwalay ng matatanda ang mga bata. Habang nag-uusap ang matatanda, masaya at malaya namang naglalaro ang mga bata. Tunay nga na kapag may bata, nawawala ang ating mga problema. Pero minsan, ang mga bata, kapag nagsasama-sama na, kadalasan sila ay nagiging magulo at maingay. Kaya siguro, pinigilan ng mga alagad ni Jesus ang mga bata na lumapit sa Kanya dahil ang akala nila, sila ay manggugulo at mag-iingay. Subalit narinig natin kung paano ang nangyari sa ating ebanghelyo. Pinalapit ng mga tao ang kanilang mga anak kay Jesus upang hawakan niya ang mga ito at ipinalangin. Ngunit pinagbawalan sila ng mga apostol. Iniutos ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na hayaan nilang lumapit ang mga bata sa kanya at huwag silang hahadlangan sapagkat itinuturing ni Jesus bilang dakila sa kaharian ng langit ang mga bata. Sa paghahawak ni Jesus sa mga bata, inaanyayahan niya ang bawat isa sa atin na tanggapin natin ang paghahari ng Diyos tulad ng isang bata. Sa paningin ng Diyos, tayo pong lahat ay Kaniyang mga anak. Tayong lahat sa Kaniyang paningin ay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang makapangyarihan. Lahat tayo pare-pareho ang dignidad sa harapan ng presensya ng Panginoon. Kaya nga bilang Kaniyang mga anak, ang nais ng Diyos, tayo ay laging lumapit sa Kanya. Uulitin ko po, napakahalaga po nito. Tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, nais niya na tayo ay lumapit, dumulog, makipag-usap, makipagrelasyon, at makipag-ugnayan sa Kanya. Kaya bilang mga binyagang Kristiyano, tungkulin din ng bawat isa sa atin na ilapit ang kapwa patungo sa Diyos. Huwag sana tayong maging hadlang upang ang ating kapwa ay mapalayo, magkasala at umalis
sa bakuran ng Diyos. Himukin natin ang bawat isa na mamuhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At tulad ng mga bata na way kagaya nila ay matuto tayong magpakumbaba at maging masunurin sa Ama, palaging nakikinig at walang ibang pinagtitiwalaan, kundi ang Diyos. Tulad din ng mga bata, tignan po ninyo, sa gabi, mahimbing silang nakakatulog sa bisig ng kanilang mga magulang dahil lagi silang umaasa na kailanman hindi sila pababayaan ng kanilang ina at ama. Gayon din po tayong lahat, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay ang ating magulang. Palagi tayong umasa sa Kanya. Kumapit tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. At tiyak yun, hinding-hindi tayo mapibigo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos na nagmamahal sa Kaniyang mga anak ang ating mga pangangailangan at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon. Panginoong, mapasaaminawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasaaminawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, mapasaaminawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa, manalangin tayo. Panginoon, mapasaaminawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal, manalangin tayo. Panginoon, mapasaaminawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, mapasaaminawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, mapasaaminawa ang iyong mapagpalang kamay. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Nang sa
makapagsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakahihirapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa lunungning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin.
aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.